Magandang araw mga ka-TH, this is GMD Kumpas Likuding. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Hoagie's Ahas Treasure. Alright mga ka-TH, panibagong sign at lugar na naman ang ating babasahin sa araw na ito, na kung saan ay aktual nating natuklasan ang mga kakaibang sign marker na nakalagay dito sa isang bato. Okay, dito sa bato na ito mga ka-TH. Dito makikita natin ang mga nakatagong mga sikreto dito sa ibabaw. Mapapansin din natin dito na ito ay isang Hoagie's ulo ng ahas. Ito ay nagpapatunay na mayroon talagang Hoagie's hayop sa isang treasure site. Dito mapatunayan natin na ito ay legit na marker sa pamamagitan ng mga sikretong mga engrave na nakaukit sa isang bato at ang mga markers na nakatago sa ilalim. At sa pamamagitan ng kumpas, lalo natin mapatunayan na ito ay talagang totoo. Mga marker na ginawa dito sa isang bato. So ito ay talagang ulo talaga siya ng ahas mga ka-TH. No? Makikita natin dito na isa siyang Hoagie's ulo ng ahas. At dito naman sa katabing bato na itong Hoagie's ahas mga ka-TH, ay makikita natin dito ang isang naka-riprap na bato. Ito ay halatang coated na ito para magkaroon dito ng markings o mga engraved para meron silang tanda sa isang bato. So yan mga ka-TH, nasa tapat lang nito ang kanyang mga markings. Dito kasi ay makinis itong isang bato na ito na ginawang animal symbol. Kaya wala siyang mga engraved na malalim. Ayan, makikita natin dito na makinis ito. So ayan mga ka-TH ang kanyang setup ng mga bato. So nasa tabi lang niya ang naka-riprap. At dito makikita rin natin na meron silang ginawa ditong naka-lock na bato. So dito nakalagay na lahat ang mga markings na pwede natin i-decode para matunto natin ang isang center shaft nitong animal symbol head. So dito nilagay nila sa pinakababa ang nakalock na markings. So ayan mga ka-TH. Okay mga ka-TH, dito sa isang riprap na bato ay maraming mga butas-butas na bato, mga hole. Ayan, merong malaki at saka maliit. Kaya dito, meron itong isang napakalaking hole sa baba. Kaya dito na ako nag-test dig sa isang direksyon na ito, sa baba. Kaya ito yung mga markers na nakukuha ko, mga ka-TH at mga kakaibang napakaganda at kakaibang markers ng na-encounter ko dito sa isang animal symbol na ahas. Ayan mga ka-TH, ang napakatigas itong isang marker na kwadrado or square ang kanyang Hoagie's. Ayan ka-TH ang kanyang itsura. So napakaganda ang pinapakita dito marker na encounter ko dito sa malapit sa ulo ng ahas. So ito yung tinuturo ng mga hole na nakalagay doon sa isang riprap na bato.
At meron itong mga kasama sa ibabaw nito, mga katids. Kailang mga maliliit na markers, mga basag-basag na at manipis na markers ang na-encounter ko dito sa ibabaw. Meron din itong mga hugis na nagpapahiwatig na dito ang isang spot. At ito ay isang puzzle type na markers na nakalagay dito. Ito yung mga kasama niya nakuha ko dito sa isang spot na ito. So meron itong mga maninipis at maliliit na marker. Ayan mga katids ang kanyang mga hugis. So isa dito ang isang puzzle type na may curve o portal. So ayan ang kanyang hugis sa isang marker na bato. So napakatulis itong dulo na ito at may pa-curve. Talaga namang napakaganda ang pinapakita dito ng mga markers sa ilalim mga katids. Sa isang hugis animal symbol na ahas. Alright mga katids, ganito na ang itsura ng markers sa mababaw pa lang na tisdig. Mukhang kakaiba to sa lahat ng mga markers na nakukuha ko. Ito ay medyo malaki ito kasi napakatigas at mahirap ba itong bunutin. Kaya ganito kakapal ang makikita natin dito na isang square. So maliit lang itong square pero napakakapal. So ganyan yung marker niya. Makikita natin. So, ayan ang kanyang itsura mga katids. Nasa ibabaw pa lang ito. Wala pa itong isang feet. Kaya, kakaiba ang pinapakita dito. Napakaganda itong markers na ito. At ito yung maliit na markers na kasama nito mga katids. Ito ay puzzle type. Ito ay may curve sa isang gilid. So, pwede itong ilagay sa kanyang curve na guhit. So ayan, saktong-sakto siya dito sa isang maliit na bato na ito. So puzzle type itong nakikita natin dito mga katids. Talagang napaka-detalyado at napakaganda na isang marker dito sa hugis ahas na bato. Ito ay nagpapatunay na isa itong legit na mga markers na dinikod natin dito sa ibabaw dahil dito sa pinapakita sa ilalim na mga na may puzzle type. Okay mga katids, dito naman tayo sa camera compass. Dito makikita natin ang alignment ng 135 direction sa kalagitnaan ng dalawang batong ito. Dito sa kanyang pinakagitna na may gap, ito ay nasa southeast direction. So kaya dito tayo nag-tisdig sa may alignment na ito. So ayan mga katids, dito napatunayan na totoo talaga ang animal symbol markers na mga nakalagay sa isang site. At ito ang isang halimbawa ng isang animal marker na ahas na pinapakita ko sa inyo mga katids para magkaroon kayo ng idea o baka meron kayong katulad nitong hugis ahas na ito. Kahit na nasa inyong area lang kayo ay pwede kayong mag self decoding.
pag meron kayong makita ang kakaibang markers na animal symbols sa inyong bato, ito isang halimbawa lang ng ahas na symbol. Ito ay may kasama pang iba't ibang hugis ng bato na may animal symbol. At ito ay may kasama pang mga heart. Ito papakita ko sa inyo. Kaya ang GMD Compass Decoding ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga animal symbol na makikita natin sa isang area. Dito natin mapatunayan na ang ginagamit nilang mga markers ay ang mga animal symbol. Kapag mayroon itong mga countersign ng mga markers sa ilalim, ito ay isang legit na marker. Pag ito naman ay wala kang makitang mga markers sa ilalim na kalagay, ay ito ay isang imaginary lang. Kaya napaka-importante ang mga markers sa ilalim. Kaya ang GMD Compass ay nagpapakita ng mga halimbawa ng mga legit markers kahit na nasa inyong area lang kayo at may nakikita kayo mga kakaibang animal symbol markers, pwede nyong i-decode, self-decoding ang inyong area. At marami ding mga treasure hunters, mga ka-TH, na nagbibigay ng magagandang idea upang matukoy ang mga sikretong mga nakatago dito. Kaya ito ay isang halimbawa lang mga ka-TH para makatulong din sa kahit papano. Alright mga ka-TH, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Pa-subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.